Alright guys, welcome sa ating bagong video tutorial. In this video ay tuturo namin sa inyo paano mag-import ng inyong Ethereum wallet, okay, from Trust Wallet or any other wallet papunta dito sa token packet. Recently, mataas yung mga network fees, especially pag nagsisend ka ng payment sa mga smart contracts, okay? And we observe mas mababa yung computation ng network fee dito sa token packet compared sa Trust Wallet na dati namin ginagamit. We don't know if it is always true, pero you might want to try na i-compare yung network fee computation sa Trust Wallet or doon sa existing wallet mo dito sa token packet. And kung saan mas mababa yung network fee, might as well doon ka mag-send ng payment. So ituturo ko sa inyo paano nyo i-import yung existing Ethereum wallet nyo dito sa token packet. For this tutorial, gagamit tayo ng Trust Wallet kasi yun yung aking currently na ginagamit sa pag-send ng payment sa mga smart contract. Then i-import natin yung wallet dito sa token packet. Okay, so first things first, kung di ka pa nakapag-download ng token packet, download mo lang siya from Google Play Store or iOS, available din siya. Okay, then kapag first time mong mag-download yan at in-install mo sa cellphone mo, ang unang prompt niyan ay parang ibang wallet din, no? Bibigyan ka ng option either to create a new wallet or to import an existing wallet. Okay, so dito sa case na to, nakita nyo, meron na tayong wallet na naka-open kasi meron na naka-install dito. So, kung meron ka na naka-install na wallet and token packet sa cellphone mo, to import a new wallet, ganito yung kailangan mong gawin. Okay, follow nyo lang itong instruction na to. So, dito, merong wallet name dito sa taas, no? So, kailangan mo lang gawin ay i-click yan. Okay, then dito ay merong yung plus na option, itong plus na option na. So, you just need to click that button, okay, that icon, para mag-add ka ng panibagong wallet dito sa token packet. Okay, so, ito na lalabas dito. It's either you create a new wallet or you import a new wallet. So, ang gagawin natin ay mag-i-import tayo ng new wallet, okay, kasi gusto natin i-import yung existing wallet natin sa Trust Wallet para hindi mo na kailangan mag-create ng new wallet and mag-send pa ng wallet. No? So, hindi mo na kailangan gawin yun. To import a new wallet, okay, ang kailangan mo lang dito, information ay yung recovery phrase mo. Okay, so, kahit na anong wallet yung ginagamit mo, meron yung 12 words na recovery phrase. So, you make sure you back it up kasi yun yung gagamitin mo to import your wallet sa ibang device, okay, sa ibang ibang crypto wallet. Okay, pag may nagka-problema yung cellphone mo, okay, kailangan mo yung 12 words na recovery phrase na to import your existing wallet. So, dito sa option na to, sa pag-i-import, ang kailangan mong i-select ay itong mnemonic import. Yung mnemonic import. So, yan ang isa-select mo dyan. Click mo yan. Okay, then hihingin dito yung recovery phrase mo na 12 words. Okay, so, pupunta tayo ngayon sa Trust Wallet para i-import yung ating recovery phrase. Okay. So, maganda rin na yung recovery phrase mo nakasulat sa papel, nakabackup sa papel, or maybe sa email mo, or anywhere na pwede mo siyang balikan. So, dito sa Trust Wallet po itong pinapakita natin. Para makuha mo yung recovery phrase mo, punta ka lang dito sa settings. Ito sa settings. Then, from here, no, dito sa wallet, click mo itong right arrow na yan para mapunta ka sa settings ng wallet. So, pagdating dito, okay, click mo lang yung three button, yung three dots dito, kung anong wallet yung gusto mong i-import. So, for example, try natin i-import tong wallet na to. So, i-click mo yung three dots na yan para lumabas yung kanyang preferences. So, pag kinalik natin yan, okay, meron ditong option to show your recovery phrase, no? So, itong show recovery phrase, ito yung iyong i-click. Okay, so, dyan mo makikita yung 12 words na recovery phrase. So, you need to click on it, then copy mo yung 12 words na recovery phrase, may option dyan, okay, para ipipaste mo sa token packet. So, ipopost natin yung video kasi importante na walang ibang nakakaalam ng recovery phrase nyo. Okay, huwag nyo isa-share yun sa kahit na sinong tao para hindi ma-hack yung inyong wallet. Okay, so nakopy ko na yung aking 12 words na recovery phrase. So, balik tayo sa token packet. Then, ipipaste natin dito yung 12 words na recovery phrase. Okay, bago ko i-paste dyan yung 12 words na recovery phrase, dito may option ka to change the name of your wallet. Pwede mo siyang i-rename. No? Test wallet. Okay.
Then, dito sa token packet, hihingan ka pa niya ng additional password. Okay, so, sabi dito, password can be less than 8 characters. So, mag-nominate ka lang ng password, okay, pwede kang maglagay ng hint para clue kapag medyo nakalimutan mo yung password mo. Okay, then click import wallet. Okay, so, again, sensitive yung mga information na to. So, papause ko ulit yung video natin. Okay, then we will click import wallet. Alright, so yun, na-press ko na yung button na import wallet and heto na. Ano, na-import na natin yung ating wallet from token from Trust Wallet to Trust to token